Good morning. Welcome back to my channel again. This is me, Ana Pinar. Today, isang malungkot na araw kasi malungkot na masaya pero nag-uumapaw pa rin yung lungkot kasi ihatid ko yung first day sa school ng aking pangalawang anak, yung bunso ko na 1.5 year old. Ilalagay na namin siya sa daycare. And today is her first day of school kasi nabigyan agad siya ng slot, ng space sa school gawa ng mag-aaral din ako. So, isang malungkot na umaga, malungkot na masaya. Hindi ko alam kung anong mafe-feel ko. Ito na naman. Kasi yung una kong anak, grabe yung lungkot na naramdaman ko. Grabe yung iyak ko rin. Kasi yung adjustment ba, hindi ganun kadali yung adjustment ng bata pagka nahiwalay. Tapos itong bunso, mas bata pa siya kaysa sa ate niya. Noon yung ate niya, nilalagay ko noon ng mga 2 months before mag 2 years old yung panganay ko. Pero ito ngayon, 1.5 year old pa lang bata, no? Pero dito sa Finland, actually, pwede mong ilalagay yung anak mo ng 9 months old. So, 9 months old, pwede na siyang mag-daycare. Kaya lang sobrang kawawa kapag kaganong bata, di ba? So, ayan, wala kaming choice. Wala kaming nanay, wala kaming tatay dito sa Finland. So, kailangan namin ilalagay siya sa daycare para safe. Tapos, maalagaan din ng mabuti. Do, walang kapantay ang pag-aalaga ng isang nanay sa daycare o sa ibang tao. Pero, kailangan talaga namin gawin to eh. Kasi no choice, yun nga. So, isang malungkot na umaga. Sana nitong araw na to, magiging okay siya the whole day. Sana, yung kinakakalungkot ko lang is, sana yung kumakain ba? Sana kakain siya, sana iinom siya ng gatas. At ito lang yung pinakamaganda kasi daycare dito sa Finland or sa school dito sa Finland, libre yung breakfast, lunch, and snacks sa hapon. So, hindi na ako gagawa ng snacks pa, hindi ako gagawa ng lunch para sa kanya kasi sa school na yon. Pero sana, ma-adapt niya yung pagkain sa school kasi iba yung pagkain. Iba yung lasa, iba yung ginagawang pagkain ko sa kanya. So, sana magiging okay siya ngayong araw na yon. Sana magiging magiging kampante siya sa school kahit wala ako. At sana magiging madali lang siyang makapag Daniella. 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 Or ayaw? Ayaw magising. Daniella. Daniella. Yehe. Wake up na. Kaon na tabi. Kaon na tabi. Nawa, imong usa ka medias. Dili. Oh.
pag-usapan natin yung advantage at saka disadvantage sa paglagay ng bata sa daycare. So, may advantage actually siya na ilagay mo siya ng maaga, like sa anak ko na 1.5-year-old. Kasi, katulad namin na nanirahan dito sa Finland, pareho yung asawa ko, pareho kami Filipino, pareho pa kami ng lingwahe. So, advantage na ilalagay namin yung anak namin na maaga sa daycare. Kasi magiging independent siya, tapos magiging sociable siya. Kung may advantage, may disadvantage din. So, yung disadvantage naman is, syempre, bata pa siya, 1.5-year-old. Yung disadvantage lang na ilagay siya ng maaga sa daycare is madali siyang makapitan ng sakit. Like, ubo, sipon, which is hindi yun ano sa kanya talaga. Siya sa itin, umaga. Pero pag nasa daycare na siya, sa ganun din kasi yung panganay ko eh. At saka, normal lang, sabi ng nurse dito, normal lang kasi syempre bago yung bacteria na nakukuha niya sa daycare, yung ibang bata, like, pag may sipon, hindi nawawala ng sakit yung daycare. Kasi, kasi iba man yung weather dito, hindi katulad sa Pilipinas na hindi malala. Pag taglamig, ang tawag nito, pag winter, talaga mas malala. Winter, yun, spring, may allergy, may pollen. So, tapos isa pa yung hindi masyadong maalagaan ng tagabantay. Kasi sa isang tagabantay, 3 to 4 kids yung babantayan. Kaya, pag nasa labas sila, hindi talaga maiwasan na nakakain yung anak mo ng buhangin, ng mga bato. So yun yung pinaka disadvantage na ilagay mo ng masyadong bata, like sa 1.5-year-old. At saka yung pagkain, kasi hindi pareho yung pagkain natin sa pagkain nila. Though ang pasta na kumakain siya, pero meron talaga yung mga traditional na pagkain dito sa Finland na ayaw sa anak ko. Yun ang disadvantage, yung pagkain, pag inom ng gatas, iba yung gatas nila kaysa gamit namin, iba yung yun. Tapos yun lang naman yung disadvantage, kukunti lang yung disadvantage, pero mas parang mabigat na sa bata na yun. Pero in the future, syempre, maa-adapt nila yung mga bakterya na yon, masasanay din sila sa bakterya, masasanay sila sa pagkain. Kasi yung panganay ko, kumakain siya sa daycare. Noon ayaw niya. Pero itong pangalawang anak ko, so far, so good naman yung sinasabi sa teacher. Sabi niya, kumakain daw, umiinom ng gatas, pero po konti lang. Ayos na din yun, diba, kaysa hindi kumakain compared dun sa panganay ko dati, hindi talagang walang laman yung tiyan. Maiiyak ka na lang pagka nakatingin kayo sa kanya, guys, kasi talagang walang laman yung tiyan. Tapos lagi siyang nakakasakit. Kasi nga syempre, nagutuman, nalipasan na ng gutom. So, yun. Pero itong bunso ko, medyo, ano siya, medyo, anong tawag nito, medyo, marunong siyang makikipag, yung alam mo na yung pagbibigyan siya ng pagkain kahit hindi luto ni mama, kahit hindi luto namin, kumakain siya. Hindi, so far, okay siya. Nagkaroon siya ng sipon at ubo after 2 days. Talagang bahing na bahing siya. Hindi maiwasan, pero masasanay din yan, di ba? So, yun. At, so, yun lang. So, disadvantage at saka disadvantage. Pero masasanay din sila in the future as long as ang bata safe, as long as nakikipag-social yung bata sa ibang bata. And so far, my kids are like, they are both now sociable sa ibang bata. Nakikipaglaro sila, hindi na nahihiya. Tsaka, yun lang yung importante sa akin na as long as safe yung anak ko, at safe naman talaga dito sa Finland, na kahit iwanan, yung iba nga iiwanan 10 hours, pero hindi ko kaya yung 10 hours na iwan ko yung anak ko sa daycare ng 10 hours. Parang sobrang haba naman yun, diba? So, yun.
Anong masasabi niyo? Atas mo, me. Unsa man, nindot or dili? Nindot.